Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulundari na pinuputi ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunti ka namin, pinasasalamatan na namin. Dahil sa dakila mong ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambagan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang matuwid ay anak nga ng Diyos. Sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makakatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patahin. Sila'y mga taong ang Diyos ay dipansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid ko ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalan ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog nang pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo ito makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning malubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit takot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nanagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ang sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Marahil ay natural siguro sa tao ang pagkaroon ng karangalan at kadakilaan. Gusto maging sikat, gusto maging kilala. Gusto din maging vlogger para maging kilala. Kaya lahat vlogger na, no? Wala lang nanood. Lahat gusto gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Pero si Jesus, iba ang nais. Pero kung titignan natin yung ebanghelyo natin, kahit mismo yung mga alagad niya ay nagkaroon ng ganitong pagnanais na nagtatalo sila sa daan kung sino ang pinakadakila sa kanila. Pero lagi may pagkakataon si Jesus na turuan ang kanyang mga alagad. Turuan sila kung anong tama at dapat. Turuan sila kung anong ninanais niya, hindi yung sarili nilang pagnanais. Kaya sa ating ebanghelyo, nung nalaman ni Jesus iyon, tinawag niya ang 12 at sinabi sa kanila, kung sino man ang gusto maging una, ay dapat maging huli at lingkod ng lahat. Kaya ho, ang pagiging Kristiyano ay hindi ho pataas ang tahak. Pataas at pagiging dakila, pagiging sikat. Kundi ang pamumuhay ng isang Kristiyano, ang paglago niya ay hindi ho paangat siya ng paangat, kundi pababa ho siya ng pababa. Handang bumaba para maglingkod. Handang bumaba para ialay ang sarili. Handang bumaba para ibigay ang kanyang kung ano ang meron siya.
handang bumaba para maglingkod. At ang tao naglilingkod, hindi niya sinasabing ako ang masusunod, kundi ako ang susunod. Ang taong handa mag-alay ng sarili, hindi nagsasabing ako dapat ang masunod dito, ako ang pakikinggan, kundi ang tao naglilingkod sa lahat, ako ang nakikinig at naglilingkod. At ang pinakikinggan ng tao naglilingkod ay si Jesus. Kaya ho, ang isang lingkod, hindi niya sinasabing ako dapat ang masunod, ako dapat ang sundin ng lahat, kundi kung gusto natin lumago sa ating pagmamahal sa Diyos at pananampalataya, bukas ang ating tenga at nagsasabing, Panginoon, nakikinig ako sa iyo. Panginoon, ikaw ang susundin ko. Panginoon, sa iyo ko iaalay ang sarili ko. Kaya ho, ang buhay na naglilingkod, hindi lang ho nakikinig at sumusunod, pero higit din ho sa lahat, ang taong buong puso din naglilingkod, kusang loob na ibinibigay ang sarili. Tulad na pinakita ni Jesus sa pag-aalay niya ng sarili niya dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal, kusang loob niyang ibinigay ang sarili niya. E maganda rin sa atin bilang mga Kristiyano, ang nagdatao nagnanais na maglingkod, hindi ho pinipilit maglingkod, kundi kusang loob na ibinibigay ang sarili para maglingkod. Hindi ho tinuturo, hindi ho na pag-uutusan lamang, pero kasama sa buhay na naglilingkod, kusang nag-aalay at nagbibigay. Kaya maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, taglay ang hamon na ito ni Jesus sa atin. Kung gusto mo maging dakila sa kaharian ng Diyos, hindi sa pagiging sikat, hindi sa pagkakaroon ng posisyon o pagiging kilala, kundi ang buong puso na paglilingkod at handang sabihin, limutin ang sarili. Limutin ang sariling pangalan. Limutin ang sariling karangalan. Para ibigay ang sarili at magpakababa. Kaya doon yung po nakikita kung ang tao ay buong puso talaga naglilingkod. Hindi niya hinahangad na makita siya. Hindi niya hinahangad na siya'y mapansin o ilike ng lahat. Pero tama na sa kanya na siya ay tahimik na naglilingkod. Sapat na sa kanya na binibigay niya ang sarili niya para sa paglilingkod sa lahat. Sapat na sa kanya na ang Diyos ang nakakita ng paglilingkod niya. Kaya kung titignan po natin yung ating ikalawang pagbasa, binanggit sa atin ni San Pablo, minsan na may mga struggle sa buhay komunidad ng isang Kristiyano. Hindi natin maiwasan na may kanya-kanyang away, may kanya-kanyang pagtatalunan, at minsan may kanyang pagnanais, gustong iangat ang sarili, pag-aawayan kung sino ang presidente ng grupo, kung sino yung magiging vice. Aminin natin, lalo na ho, no, papalapit na ho yung eleksyon, mag-aaway-aaway na naman tayo. Mag-aaway-aaway na naman, magsisiraan na naman, mag-unfriend na naman at mag-unfollow ng bawat isa. Pero magandang paalala sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, that in the face of conflict, in the face of disagreement, minsan nangyayari na hindi nagkakasundo eh. At
normal naman yun eh. Wala namang perfect na komunidad eh. Nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan. Nagkakaroon na medyo konting away. Pero sana ang maghari ay ang pananampalataya natin, hindi ang sarili natin. Sana ang maghari ay hindi yung kagustuhan na maging tama ako. Pero sana ang maghari sa atin ay yung kagustuhang mag-ugnay-ugnay at paglingkuran ng bawat isa. Ang tao naglilingkod, handang magbuklod. Ang taong kapangyarihan ang ninanais no nagkakanya-kanya. Pero ang taong handang maglingkod, ang dulot niya ay pinagbubuklod niya ang mga tao sa paligid niya. Kaya magandang hamon ito sa atin bilang Kristiyano din ngayon, na tayo bilang mga naglilingkod sa Diyos at nagmamahal sa Diyos, sana tayo din ho yung dahilan para magbuklod-buklod din ang bawat Kristiyano. Sana tayo din ang maging dahilan ng pagkakasunduan ng mga nag-aalitan at hindi nagkakasundo. Sana tayo rin yung dahilan para magkaroon ng pagpapatawad, hindi ng panghuhusga. At yan po yung kapangyarihan na nadudulot ng taong handang maging lingkod. Pagbubuklod, nagdadala ng pagkakasunduan, nagdadala ng ugnayan at unawaan sa bawat isa. At yan ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ang taong buong pusong nagbibigay ng sarili, ang taong buong puso nagdilingkod, buong puso nagbibigay, nililimot ang sarili para ang Diyos ang sundin. Ito'y hamon mo sa atin. At sana bilang mga Kristiyano, sa pagtahak natin sa daan ng pananampalataya, ay lumalago tayo sa ating pananampalataya kay Jesus. Pero ang paglago natin ay hindi paglago sa kasikatan, kundi paglago sa kahandaan na magbigay, maglingkod, at ialay ang sarili para sa lahat. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak nung lubusan niyang tinanggap ang krus ng kanyang ng ating kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan, puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahayag namin ng maipananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng anak mong inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang noong Diyos ng mga upo.
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa paitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa paitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo at tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Dominus, beatus.
Muli pong inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po'y nagkakalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre, pinagdiriwang po ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari niyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan ang QR code na makikita sa ating mga LED screen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya namang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sag-isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.